Ayan, so what's up guys? Good day po sa inyong lahat. So ngayong araw nandito tayo, binalikan natin sila ni ate dito. May mga anak na maliliit. Kasi dinalang ko sila ng itong super kalan para meron silang mapaglutuan dito. Tapos nagdala na rin ako ng konting grocery nila dito. Yan para meron silang maluluto. At bigas yan. Para meron silang, kahit pa paano meron silang kain dito. So, sa ngayon, yung nandito lang si ate, ano ang pangalan mo, te? Elisa. Yan, si ate Elisa lang, guys. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, si ate Elisa lang po yung nandito ngayon. Kasi, alam nyo naman siguro gamitin yan, di ba? Apo. Wala dito yung magnanay. Saan sila pumunta? Karuatan. Kumuha sila ng yung record siya ka baby. Yung? Record ng baby. Sa yung record? Ikaw lang natira dito tsaka yung anak mo. Dalawa lang. Kumusta naman kayo dito? Okay naman po. Nakatulog na ng maayos. Wala nang lamok. Wala nang lamok doon? Hindi na pumainit. Ano ba sila umalis kanina? Mag-eat na yun. Mag-aalas 8 na? Ito nga po yung kalan. Yan dinala ko. Pinahirap ko muna sa kanila yung kalan ko. Kasi minsan lang din naman ako nagluluto. Kaya pinahirap ko na muna sa kanila dito para meron sila magamit. Tsaka binilang ko na rin sila. No? Ito may gatas dito. Yan, natuyatuyan nyo na lang para dun sa mga anak ninyo. No? Sa ngayon, te, ano nang plano mo? Mag-ano na lang po kami. Mag-anap na lang kami ng trabaho dito. Oo, malapit lang dito. No? Kahit na extra lang muna. Para meron kayo mapagkakitaan. No? Kahit pa paano. Pinto mo muna yung ano nangyari sa iyo. Bakit ka iniwan ng asawa mo? Ano bang nangyari? Ano ba yung asawa ko, kahit nawa nila na akong pinuntahan, sa bahay lang ako, nilaga lang ako ng anak ko. Oo. Magsisilusan ba niya ako, sabihin ba niya, kok daw ako. Tanggap ko naman yun kasi siguro mahal niya ako kaya siya ganyan. Nagsisilos, oo. Oh. Nagsisilos. Yung hindi ko lang tanggap sa asawa ko, yung sinasaktan niya ako. Nananakit pala yung asawa mo. Opo, kaya ako na lang mismo bumitaw sa asawa ko. Ikaw na lang din pala yung... Ako na lang bumitaw sa kanya. Ayaw niya na maghiwalay kami. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko din gusto na maghiwalay tayo kasi may anak tayo. Oo, tama yun. Sa akin lang sabi ko, huwag mo naman ako saktan. Kasi tao din ako, sabi ko. Oo naman, siyempre. Naramdaman ko din kung anong sakit, sabi ko. Huwag ka lang sabi ko yung pagsisilos mo sa akin. Sabihin mo sa maraming tao na pokpok ako. Okay lang yan. Hindi ako masaktan dyan, sabi ko. Kasi wala naman akong ginawa. Alam naman ng mga tao, sabi ko, wala naman akong ginawa. Oo. Yun lang ang hindi ko kaya sa kanya. Yung nananakit siya, nang bubugbog pala. Pati yung anak ko, sinasaktan niya. Pati yan, yung anak mo. Grabe naman yan. Mag 1 month pa lang yan, sinaktan na niya ako at sinaktan na rin niya yung baby. Grabe naman pala, pati batas eh. Yung panahon na yun, umabot kami ng barangay. Pinabarangay mo siya? Pinabarangay ko. Kasi pinabarangay ko yun para hindi na siya nauulit. Hindi ko pinabalangay pala, ipakulong ko, hindi ko kaya. Para ano lang sana para, na hindi niya na gagawin ulit, nasaktan kayo. Para madala lang sana siya. Hindi niya ulitin, pala mata ko. Yun, pinabigyan ko yun, hindi pa rin, ganun pa rin. Walang nagbago sa kanya. Sabi ko, umalis na lang ako, na lang magpakalayo. Yun, nakapunta ako sa ila, Ate Ami. Kaya pala nagsama kayo doon. Bad. Kaya nagsama kami. Ilang ano ka na doon sa kanila? Isang buwan na. Mag-isang buwan ka na doon sa kanila ni Ate na nakitira din. Ako lang yung may trabaho sa amin. Sa kanila.
Yung ano ko doon sa auto, 120 lang. Sa kantin yun? Sa kantin. Balay pa extra ka lang din doon. Ako. Ang gabi ako doon. Sa gabi lang? Pasok ko 5 na nga po. Uwi ko 9 ng umaga. So, balisan ba nakatira yung asawa mo nung umalis ka? Sa ano po, sa Valenzuela. Ah, sa Valenzuela lang din? Malapit lang din doon? Sa, opo, sa ano lang, pili sa Bukid. Ah. Sa may ano. May bahay kayo doon, yung asawa mo? Nangupahan. Nangupahan lang din kayo? Opo, mga pinsan niya kasama. Ah. Ilan years na kayo nagsama? 1 year pa lang. 1 year pa lang? Tapos nananakit na? Opo. Ano nung... Lasing ko din ba? Kahit na hindi lasing. Kahit hindi lasing? Opo. Grabe. Sinasaktan pa rin niya. Nung nagsama kami, isang buwan pa lang, sinasaktan na niya ako. Eh, 3 buwan kami nagsama, nabuntis ako. Sabi ko, baka paglabas ng baby ko, magbago. Siya kasi may batasan na kay Tita, may anak siya. Ganun pa rin. Nananakit pa rin. Saka alam ng mga magulang niya na sinasaktan niya ako. Hindi man lang siya sinasaway ng magulang. Hindi. Kasi malayo din mga magulang niya. Pinaalam ko sa kanila, sabi ko, alam ko po sa inyo. Baka hindi ko na kaya, sabi ko, huwag niyo ako sisihin kapag iiwan ko yung anak niyo. Oo, tama yun. Kasi ganitong ganyan yung ginawa niya sa akin. Pangit yung ugali ng anak nila. Yung mga pinsan din niya, sabi, pwede mo naman yan iiwan, nilaman kayo kasal. Oo nga. Saka, bakit nagpakatanga ka pa dyan, sabi niya. Bata ka pa, sabi yung mga pinsan niya. Ilan taong na bate? 27. Bata ka pa pala, 27 ka pa lang, ano? 28 na. Magta 28 ka pa lang? Opo. Oo, marami ka pang... 1994. Marami ka pang makikita din na ano, matitinong lalaki. Sana. At saka mas maganda, hindi, at saka mas maganda din yung ginawa mo na iniwan mo na lang talaga kasi pangit din pala talaga yung galing ng asawa mo ng bubog-bubog at saka kung ano-ano mga pinagsasabi niya sa'yo. Sa sobrang silo siguro, ganyan. Kahit pinsan ko, pinagsisurusan. Grabe naman, kahit pinsan. Sobrang siloso naman pala din ng asawa mo. Ilan taon na ba yung asawa mo? Mag 22 pa lang. Ah, bas, bata siya sa'yo. Yeah, pala. Bata siya. Ano ba ang trabaho niya? Ano lang, pabrika. Ah, sa pabrika. Okay. So, saan ba kayo nagkakilala ng asawa mo niyan, Tito? Sa Valenzuela lang po. Sa trabaho lang din? Opo. Ah, pares ba kayo sa pabrika din nagtatrabaho hindi, dati? Hindi, yung ano, kanya-kanya kami ng trabaho. Isang bahay lang yung uyan. Ah. Kasi nakitira ako sa, ano, sa pinsan ko. Tapos siya, kaibigan ng pinsan ko. Magka-cross sila ng pinsan ko. Pinatulan ko siya kasi akala ko mabuti siyang asawa kasi mabuti yung pinakita niya sa akin. Nung nililigawan ka pala. Nung nililigaw siya. Sabi ng pinsan ko naman, sagutin mo na yan. Mabiting tao naman yan. Taga ko na yan kilala sa mga pinsan ko. Yun na maging kami na anak na kami ng isa. Isa nagkasakitan na. Yan. Nang bubugbog pala talaga. Opo. Itong ano, ipin ko, pantay sana to. Nung sinuntok niya ako dito, bumaba itong dalawa. Oh, yan. Kaya hindi na nagkapantay. Kasi dito niya ako sinuntok. Tapos may black eye din ako dito. Grabe naman yung lalaki mo. Kabilaan itong mata ko eh, pero may black eye. Sinuntok niya. Hindi mo siya pinabarangay. Nung sinuntok niya ako dito, pinabarangay ko siya. Siya, muntik pa nga niya ako, suntukin ulit sa harap ng ano eh. Doon sa barangay? Opo, sa barangay. Grabe naman. Tapang pala nung sawa mo. Eh, buti hindi siya kinulong, hindi mo pinakulong. Eh, hindi ko po kaya kasi magpakulong ng tao. May record lang siya ganun. Parang na-record ko lang. Para hindi niya na maulit. Opo. Kaya ako na lang lumayo sa kanya.
Para hindi ko siya mapakulat. So, bali, bago pa lang kayo nag-ano, nag-iwalay nun? Bago pa lang kayo... Mag-ano na, mag 4 months na rin. Isang kagaling, di ba bago ka pa lang dun sa kanila ni Ate Yani? Sa ano, sa pinsan ko. Saan yun? Ako, tapos narinig ko sila na ano, na nag-apply sila ng ano, yung balik probinsya. Kaya pumunta ako, doon nakala ko mag-apply ako pero hindi. Sasama ka pala sana, kaya pumunta ka doon sa kanila ni Ate Yani. Opo. Para sa balik probinsya na ano, libre pamasahe. Opo. Hindi na daw ako pwede. Bakit hindi ka nakabol? Opo. Paano hindi? Makasama lang ako sa kanila pero babayaran 20k. Makasabay ako sa kanila. Taga doon din, taga doon ka rin pala sa kanila. Opo, magkababayan lang kami ni Annie. Galing na doon sa probinsya. Pero hindi kayo, hindi kayo magkapitbahay. Magkababayan. Magkapitbahayan. Ah, kapit-bahay din. O, isa lang barangay namin. Ah, okay. So, isa lang munisipyo namin. Yun nga, may tribo kayo yung manubo? Opo, manubo ko talaga. Ano yung salita niyo dun? Yung halimbawa, ako, akan. Ano ba, ikan? Anong lingwahe yan? Anong lingwahe? Manubo. Manubo. Manubo do lang. Halimbawa, ikaw, una. Parang Muslim. Matagal na rin pala kayo yung magkakilala ni Ate Yani. Opo, tagal na. Ako nga nagpalabas yung bibig niya sa... Umalaki na. Sobra na isang taon. Paano ikaw nagpalabas? Ikaw nagpaanak sa kanya? Opo, ako nagpaanak. Ah, marunong ka pala magpaanak? Opo. Itong anak ko din. Ako lang din to. Ah, ikaw lang din yan? Opo, yung asawa ko lang kasama ko. Sa bahay niyo lang? Opo, sa bahay. Ano nga bang tawag niyan? May tawag niyan sa amin eh. Nagpapaanak. Ano nga ang tawag niyan? Sa inyo, anong tawag yan? Mananabang. Mananabang. Yan. Yan. Ano ba yan? Yan pa lang yung unang anak mo? O may anak ka na sa dati? May anak na po ako sa una kong asawa tatlo. Ah, may anak ka na rin pala. So, may asawa na rin po siya. Eh, asan na yun yung ano? Nasa kanya. Ah, kinawa niya. Sa kanya yun. Minsan, doon sa mama ko, minsan sa kanya. Nasaan ba sila ngayon? Nasa ano po, sa probinsya po ng... Ah, doon sa... Palimpang. Ano ngayon? Sultan... Kudarat. Sultan Kudarat. May asawa na rin po at may anak na rin yung dati kong asawa. 10 years kami nagsama niya. Kaya na kami tatlo. So dito sa Manila, matagal ka na rin dito? Mag 4 years na ako dito. Nag-apply sana ako ng abroad. O tapos? Hindi ako natuloy kasi ano, may sakit daw ako sa dugo. Hindi ka nakapasa sa ano? Opo, medical? Hindi ako nakapasa sa medical. So, dito ka na lang naghanap ng trabaho? Naghanap ako ng trabaho. 2 years ako dito sa Manila, hindi ako nag-asawa. Nalaman ko may asawa na yung asawa ko. Siguro sa sobrang galit ko, naganti ako. Pinakita ako din sa kanya. Na nag-asawa ka na? Hindi sana ako mag-asawa. Bakit ako sana dapat sa kanya na kaya ko na walang asawa dapat. Yun lang, sa sobrang galit ko, nag-ganti ako, nag-asapan na. Sinisip ko rin sa lirik kung dapat sana hindi ako nag-asawa. Eh, kung hindi ka nag-asawa, yung asawa mo dun may asawa na rin. Sa akin mapunta yung bata, yung anak na. Makuha ko yung anak. Malalaki na ba yung mga anak niya dun? Malaki na. Yung panganay ko mag-11 na. Ano yung mga, ilan yung lalaki? Isa lang. Dalawa babae? Opo. Babae rin, lalaki, babae. Gusto lalaki nito. So, yan, sa ngayon, mag-focus ka na muna sa trabaho. Kasi opo, mahirap talaga ang mga lalaki katulad nyan. Dapat kilalanin talaga muna. Saka mahirap na ngayon ng lalaki. Oo. Mag-focus ka na lang muna sa ngayon kung sakaling makahanap ka ng trabaho.
focus ka na lang muna sa trabaho mo, tapos palakihin mo yung anak mo. Yung maliit pa yung anak mo. Ilang months na yan? Mag-7 pa lang. Sa 24, mag-7. Mag-7 months pa lang. Ano? Maliit pa. Focus na lang muna ako sa anak. Oo. Ayaw mo na. Manalaki. Oo. Tama yan. Kasi ako, meron akong tinulungan din isa. Meron din siyang tatlong anak. Tagaliti siya eh. Andun yung tatlo niyang anak. Tapos dito, meron siyang anak din sa bago niyang kinakasama. So, nag-iwalay din sila. Iwalay din. Tapos, ang ginawa niya, naghanap na naman siya ng ibang lalaki. Kaya, yun, magulo yung buhay niya ngayon. Palagi ko siyang pinagsasabihan na huwag ka munang mag-ganito. Mag-asawa, focus ka muna sa anak mo. Hindi, wala eh. Maliit pa yung anak mo. Yun, maliit pa yung anak niya kasi nung binlog ko siya, ano siya eh. Isa taon pa lang din yung anak niya, lalaki din yun. Lalaki. Pinabinyagan pa nga namin yun, yung anak niya. Ako nga palagi ko sinabi sa sarili ko na huwag muna ako manlalaki, focus muna sa ako sa anak ko. Oo, tama yun. Magtrabaho muna ako pala sa anak ko. Oo. Mamaya, may lalaki ka, anakan ka naman ng isa, iwan ka naman. Tama yan, tama yan. Buti pa, focus na lang sa ano. Mm-hmm. Pero yung plano mo sana talaga, uwi na sana sa inyo. Opo. Sa probinsya. Opo. Mm. Mula lang sana yung ticket na sa ano lang, 950. Anong 950? 950 barko. Oo? Oh? Sino nagsabi? Si kachat niya, no? Justin. Kachat niya? Oo, barko. Hindi ah, oh. Mahal yun. Mahal eh. Sa amin niya eh, 2,000 mahigit, bakulod lang eh. Eh sa inyo pa kaya na Sultan Kudarat, mas malayo Mindanao yun. Bakulod. Dadaan pa yun sa amin yung barko na sasakyan ninyo eh. Hindi 950 yung ano, yung dati, ticket. May nagtulong din sa akin dati, taga Bacolod din. Oo. Si Ma'am Helen. Mm. Nakadalawang linggo ako sa bahay nila. Mm. Pinatira ka doon? Opo, pinatira ako doon. Mm. Nag-apply ako ng trabaho. Mm. At in-training pa niya ako. Sakto, pagkatapos ko mag-training, tumawag yung nag-alaga ng anak ko. Oo. Punta ka dito, kunin mo yung anak mo dito, ayaw ko na mag-alaga. Ibigay ko kasi ano, SWD kapag na mo kunin. Ibigay niya daw sa SWD? Opo. Ibigay daw niya sa SWD yung anak ko kung hindi ko puntahan. Oo. Then, nakausap ako kayo yung ulit. Sabi ko, wala talaga kami mapuntahan. Mahagdami ko. Sige, sabi niya, ito pira ako. Pag puntahan mo yung anak mo, dito kami na makatira. Tapos nung umalis ako doon, nagtanong siya kung may kamag-anak ako. Sabi ko mayroon. Nag-apply sila ng unwanted pregnancy. Sabi niya, punta ka na lang doon para ano, kasabay ka doon. Binigyan niya ako na ano, ibalik ang pumasahe. Babae din yun. So, doon ka pala nang galing sa kanya, okay. Yung tumulong sa'yo si Ma'am Helen. Tapos, nung sinabi mo na mag-apply ka sa Balikbayan, ay ano yun? Balik Probinsya. Kung ano, balak mo pa rin umuwi sa inyo. Ano ba anak buhay doon sa inyo? Ano yung mais, palay, mga kamuti, kamindi kahoy, ano pa na mga protas doon. Oo, pwede din kasi mas ano din eh, kaysa dito, mahirapan ka din kung sakaling maghanap ka ng trabaho, papasok ka ng trabaho, hindi ka basta-basta makapasok kasi meron kang anak. Paano yung anak mo, sino yung mag-aalaga, di ba? Mas maganda din yun na uwi ka na lang din ng probinsya, no? So, ayun. Kasi kahit na mahirap sa probinsya,
Mattress, hindi mo binili lahat. Kumbinsa, bilhin mo lang doon. Bigas is that. At saka kung sakaling magtatrabaho ka, merong mag-aalaga sa mga anak, sa anak mo. Opo. Kasi yan doon yung magulang mo. Kasi may ano pa, kung may nanay, may tatay pa. Oo, yun. Tama yun. Kung makapasok ko ng trabaho, pwede ko iwan sa kanila. Eh, dito, hindi mo... Hindi mo naman maiwan ng matagal din sa kanila ni Ate Annie kasi, oo, kasi may anak din. May anak din at saka buntis siya, mga nganak na rin siya. Mahirapan na rin siya mag-aalaga. Ano. Eh kung may pagkakataon, gusto mo na lang uwi sa inyo, yan sa probinsya. Kapag makapasok ng trabaho, kung ay pumpi din yung makauwi. So, yun niya, guys. Ito si Ate, ano nga ulit pangalan mo, te? Elisa. Si Ate Elisa, yan. At andun yung baby niya, oh. Duyan. Sa duyan. Eh, nakatali lang yan, dyan lang yung Elisa. Tali doon, isang tali lang yan. Hindi kaya mainit yan, no? Pero sa probinsya kasi, ganyan yung uso na opo, duyan, ganyan. Eh. No? Minsan nga yung kahoy, yung ganyan-ganyan yung kahoy. Oo. Parang naalala ko din kasi sa'yo si Ate Almira, yung tinutulungan ko din. Kasi ganyan din. May anak din siya, tatlo sa probinsya. Tapos may anak din dito, isa. Eh, pareho kami. Oo, parehas kayo. Tatlo din sa akin sa probinsya. Parehas nga kayo. So, sana hindi kayo maging parehas ng ugali kasi yung sana. Ugali yung ugali nun ano iba eh. At yun guys, siguro kung sabi ni Ate mas gusto niya na lang umuwi doon sa kanila kasi mahirapan din talaga siya dito sa Manila kung sakaling makapagtrabaho siya kasi meron siyang anak na maliit 7 months. Ayun. Tapos kaya siya pumunta sa kanila ni Ate Annie yung may anak din kasi nag-a-apply sila ng ano, nalaman niya na nag-a-apply ng balik probinsya kasi sana makalibre sana ng pamasahe ka, so yun nga, hindi na daw siya pwede, babayaran niya na daw yung ticket niya kung sakaling sasabay siya dun sa pag-uwi. Ayun yung problema niya ngayon is yung pamasahe sa pag-uwi nila. No, Ate Elisa? Opo. At na pang pamasahe na lang sa tikit po sana. Sa tikit sa barko, no? Makauwi lang. Kasi, kahit na sila ni Ate Ani, uwi din sana yun, di ba? Opo. Kaso ang kasi ako mag-iisip. Pasok ako ng tarno, tapos yung anak ko. Wala din mag-alaga. Opo, wala din mag-alaga. Kahit nandito yung dalawa, may maliit din sila ng... Oo, may mga ano, maliit din. Lalo na yung isa. Lalo na yung isa, may sakit yung anak niya. Sa baga. Anong pangalan nun? Si Ani. Hindi, yung isa, yung... Jeannie. Yung si Jeannie, anak yun ni Ate Ani. Nakamalikot na din ito. Baka mamaya, bitbitin niya yung anak ng Jeannie, yung liit pa. So, ano... baka sakali, di ba? Kung mayroong magbigay sa iyo ng pamasahe sa probinsya pa, oy. Mas okay na rin yun na nandun ka sa inyo, sa pamilya mo, di ba? Para hindi ka mas mahirapan dito. Sila ni Ate Ani naman, siguro antayin niya na lang yun ng mga anak siya muna dito bago siya makauwi sa kanila. Kasi mahirapan din. Baka hindi na yun makasakay kasi mga kanyang ito. Oo. Mga 8 months na eh. Siguro kabuanan niya na yan eh. Kasi kahit na mahirapan kasi. Pero kung ano, kung sakali, pwede mo siyang paanakin dito kasi marunong ka naman magpaanak. Ayaw nga niya sa hospital, gusto niya dito lang. Gusto niya sa'yo, ikaw na lang magpaanak. Kasi si Ate Elisa nagpapanak daw tuloy. Siya nga eh, siya lang nagpanak sa kanyang sarili eh. Pinagtatawaan pa ako sa Anisinti. Bakit? Kasi bakit daw ako pinapanak ko ng sarili ko? Sabi niya, nurse ka ba mo?
Hindi po. Hindi ako nurse dito. Kasi sa probinsya, ganyan naman okay. Talaga ako. Yung mama ko, ganyan din. Mayroon yung isang nurse na nakaintindi. Sabi niya, huwag mo nyo interviewin yan. Kasi alam mo, kung taga-probinsya yan, kalimbang yan, sultan ko nara. Oo. Oh. Sabi niya, lahat ng tao dito doon, sabi niya, sa bahay lang siya na anak. Mm. Kasi malayo na ang ospital eh. Sa pag mga probinsya, hindi na kayang dalhin pa sa ospital. Kasi kapag mga nakpapa sa ano, ospital, kasi kailangan pa nila yung ano ko, ultrasound ko. Hindi naman ako naka-ultrasound. Kaya sabi ko doon, dito na lang ako sa bahay. Hindi naman kompleto yung anak. Yan lang, ilang anak na yung ano, pinanak mo na sarili, yan lang. Pangalawa na ito. Ah, pangalawa. Yung unang mong anak sa ospital yun? Hindi, sa bahay lang. Pero may kasama ko. Ah, may kasama din. Ay, mananaga. Ah. So, bali lahat ng anak mo, hindi sa ospital yun? Sa bahay hindi, lang lahat? Sa bahay lahat. Oh, grabe. Lakas, ang lakas mo na. Paglabas ko, hiniluto yung tiyan ko. Hiniluto ganyan yung tiyan ko. Kasi yung una, mas hiniluto pa. Hiniluto ko ganyan. Wala yung unan, lumabas na. Paglabas yung unan, magkuha ako ng bihisan, nagbihis ako. Katapos ko nagbihis, tumayo ako. Ako na, pumuto ng kusog niya. Tapos ako na din pinalikuan ko, pinalikuan ko ng ano ako. Ikaw na rin naglinis? Opo, ako na rin naglinis. Ang galing ah. Nagtatawaan yung ako nila eh. Sabi niya pala kang aso ah. Ano yun, natutunan mo lang din? Opo, natutunan ko sa tita ko. Ay, yung tita mo? Yung parang nagpa-anak sa akin. Ah. Lagi kang nakakasama sa kanya? Opo. Limbawa, may mga anak, puntahan nila yan sa bahay niya. Tawagin niya, halika na, sama ka sa akin, may mga nanganganak doon, punta tayo doon, para matuto ka. Kasi nung hindi ako nag-control, mag-isang taon pa lang yung anak ko, buntis naman ako. Oo. Yung tatlo, magkasunod-sunod yan. Ah, magkasunod yun. Isang taon lang ang buwag nila noon. Kaya sabi ng ano ko, kita ko. Turuan na lang kita para kahit na ikaw lang mag-isa. Alam mo. Hindi ka nagagastos ng pambayad pa sa ospital, di ba? Yung tinuruan niya ko lang sa natuto ako. So, galing naman pala ng kwento ng buhay mo eh. Mahirap ka kasi kapag pumunta ka pa ng ospital tapos oh, papamahal pa. COVID pa, wala ka pang pera. Tama yun. Kaya tiniis na lang sa bahay. So, ayan guys, so gising na po yung baby ni ano, Ate Elisa. O, kito. Kito. Wah. Wah. Nagdidiidi yan siya, nagagatas. Gatas. Anong gatas na inom niya? Berbran. Ayan, tama-tama may dala ako dyan na ano, Berbran. Nung 3 months siya sa akin ng daddy, nung magpa-bakuna. Bawal na daw yun magpa-ano? Hindi, siya na lang gumitaw. Siya na lang? Sa lasa siguro? Sa lasa. Hindi na siya magbibig sa akin. Yun, napilitan na lang ako mag-ano, Berbran. Hindi ko sana ito adidiin sa boti kasi mahirap. Kit-kit nga ng anak mo eh. Di ba? Guys, tingnan nyo. Ano ang pangalan niyan? Mark Dan. Kasi yung papa niya, Jordan. Ah, Mark Dan. Mark Dan siya. Kasag niya yung baby. Mark Dan. Dalawa ang pangalan mo ah. Mark na tapos Dan pa. Nagising na siya guys. So, ayun nga. Plano na lang ni ate na gusto niya na lang makauwi sa kanila kasi mahirapan din talaga siya kung sakaling maghanap siya ng trabaho dito. Wala mag-aalaga sa anak niya. Sila ni ate Annie naman, kung sakaling nandito naman din sila ni ate Annie, eh buntis din si ate Annie. Lahat na rin mga anak, tapos meron pa silang mga baby din. So ngayon sila lang yung nandito,
kasi umalis sila ni Ate Annie, pumunta doon sa ospital para kunin yung record ng bata kasi merong sakit yung maliit na bata, yung 2 months pa lang. Yung anak ng anak niya, bali ako niya yung ako ni Ate Annie. So ayun guys, yun po yung update natin dito sa kanila ni Ate Lisa tsaka sa kanila ni Ate Annie. Yung mamaya pa siguro makauwi sila ni Ate Annie kasi nasa hospital pa sila. Ayan, i-update ko na lang kayo ulit kapag bumalik tayo dito sa kanila. So hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ayan, God bless po sa inyong lahat. Bye bye po. Ayan, bye bye. Mark Dan. Bye bye.